Alam nyo ba mga buddy na ang mundong ginagalawan namin ay hindi talaga tunay na realidad? Imagine nakatira kami sa malaking bahay, natutulog sa malamig at komportableng kwarto, kumakain ng mga masasarap na pagkain na gusto namin kainin, nakakapunta sa iba't ibang lugar na maisipan lang ay pupuntahan agad, bumili ng iba't ibang klaseng gaya ng mga gadget, damit, sapatos at iba pa. At higit sa lahat, napaka-easy kumita ng pera. At ito, ang mundong ginagalawan namin ngayon. Paano kaya kung pumunta tayo sa tunay na realidad? Ang magtrabaho araw-araw. At ito, ang tunay na buhay serye. Ngayong araw mga kaibigan ay susubukan natin maging isang jeepney driver. Oo, at wala tayong ibang gagawin kung hindi mag-drive at ihatid ang lahat ng mga pasaherong ligtas sa kanilang mga pupuntahan. At ang lahat ng ating kikitain sa pasada ay mapupunta kay Kuya Bong na ating jeepney driver. Kaya ano pang hinihintay natin? Biyahe na! Okay, biyahe na tayo ang ating unang ride! Sumay ka na! Oh, sakay! Kuya, sakay ka! Bago kami bumiyahe ay sinubukan ko muna yung jeep. Dahil hindi biro ang pag-drive ng jeep kapag may pasahero na. Kailangan, doble ingat. Ito na! Ang hari ng kalsada! Matatakot ako sa'yo, boss, ah. Parang mauga ata yung pagdadrive mo, ah. Bakit? Paano mauga? Parang may mali, ah. Basic, oh. Tinan mo, kwarta na nga kagad ako. Sabi ni Kuya, basic lang to, oh. Kami ang unang pasahero ni boss. Ito lang kami. Kumbaga, ano to, free trial. Oo, oh, kamusta yung mga passenger natin? Para yes. Kami nasa Ferris wheel. Ako, seryoso, boss. Bojang ka pa mag-drive. Bojang! Oh, test run pa lang to. At finally, ready na ako para kumuha ng pasahero. Ang una nating biyahe, kuya, JEF o bayan? JEF muna tayo, syempre. Oh, lagyan na natin ang JEF. Unang biyahe. Magkano ba mamasahe yan? 12 lang minimum. Eh, pag senior, estudyante. 10. 10? Senior, 10. Ayan. Boss, paano pag nag 1, 2, 3? Okay, ang puhunan natin ngayon mga buddy ay tumataginting na 1,500. Siyempre, meron tayong mga expenses. Unang-una yung boundary. Magkano yung boundary natin? 500 pesos. Meron tayong food allowance. At siyempre, ang higit sa lahat, hindi aandar ang jeep kapag walang gasolina. Kailangan sa loob ng isang araw ng ating biyahe, yung 1,500 natin, maging 2,000. Kailangan natin maging alis ng mga buddy dahil kailangan natin makakuha ng pasahero. Alam mo kayo, walang sumasakay, nandiyan ka kasi. Pag-barker talaga dito, di ba? Biyahe na. Eri, wala. Ayaw. Sa mga oras na ito ay medyo nahirapan ako kumuha ng pasahero. Dahil ang oras talaga ng biyahe, umaga pa lang. Kasi ang mga tao, pumapasok. JEF! Stoplight! Libre muna, fenomeno! Ayaw! Eh, paano ba naman kasi libreng sakay? Kasi di yun yung destination nila. Area yun yan, o. Yun! Una pasero! Dandyan, madam, libre ang sakay mo. Bigyan ng fenomeno, libre! Saan ka, te? JEF! Hindi, libre lang, te. Ikaw ang unang sakay namin, eh. Fenomeno. Malas kapag may bayad, eh. Okay, bago tayo pasero, dumadami na sila! JEF! Oh, bayad, unang bayad! Oh, para daw, may papara! Oh! Pero daw pala, isang na! Gago ka talaga, walong! Area E! JEF! Ito. Oh, malawag! Area E! Oh, libre kayo, benumano kayo, ha! Bye-bye! Sige, go! Ay, sige, ikaw, naiwan! Hindi nyo kasi sinasabi! Ay, dito ka na lang, te. Mapapanood mo ang aking vlog sa Boss Tony YouTube. Mag-subscribe ka ate, ah. Oops! Teka lang, si ate nakasubscribe na. Pero ikaw na nanonood, nakasubscribe ka na ba? Kasi base sa aking analytics, sa out of 100% natin ay 71.5% daw ang hindi nakasubscribe na nanonood. At 28.5% naman ang nakasubscribe na nanonood. Kaya oras na para mag-subscribe ka dahil hindi kita bibiguin sa saya na mapapanood mo at kasama kayo sa ating mga episode. Subscribe na! Mga Barker!
biyahe natin ngayon ay pabayan. So lahat ng sasakay sasabihin mo bayan. Wala nang libre ngayon. Lahat may bayad na dahil hindi pa tayo nakaka-boundary. Gets mo na? Gets ka na, boss. O, barker, ready na kayo dyan. Nakaisang ikot na kami pero hindi pa rin kami nakakapuno ng pasahero. Kaya naman nagpalit na kami ng bagong signage at pumarada para makahanap ng mga bagong sasakay. Kuya, may tatanong ako sa inyo. Magkano ang kinikita nyo sa isang araw? Ako kasi sa pag masipag ka, ang half day mo, kaya mo kumita na 1,000 eh. Pag nag whole day ako, pagod na ako. Kaya ang ginagawa ko, half day lang. Ah, so half day lang kayo. So sa half day na yun, magkano yun? Pag kailangan mo kasi maka 1,000 ako, pag naka 1,000 ako, umuwi na ako. Pinakamalaki na yun? Hindi, minsan nakakaya mo maka 2K pag may estudyante, pag may pasungan. Malakas ha? Walang pahingahan yun, walang hintuan yun. Ikot ng ikot yun. Naririnig nyo? Sa totoo lang, habang nagkukwento si Kuya ng kanyang experience sa Pasada, ramdam ko kagad na hindi madali ang pagiging jeepney driver. Isipin nyo, makakabawi ka lang ng boundary kapag bumiyahe ka ng walang pahingahan. Importante talaga sa buhay ay lumalabang ka ng patas. Bayan o! Bayan o! Maluwag pa! Wala pa sakay! Bayan, boss! Bayan, bossing! Bayan! Bayan o! Uy, bayan! Wala pa sasakay, balo! Wala pa! Wala pang pasahero, boss! Walang tao dito! Mahina! Mahina! Kuya, bayan! Tumama na kayo! Kahit hindi kayo pupiyahe, pupiyahe na kayo! You what? Ay, Alphamart lang daw! Alphamart! Boy! Oy, pengi daw sukli, boss! Ha? Sukli daw sa 20! Ilan yon? Dalang! Ang sukli nun, ah... 8! Kasesya na, busy ako sa driving, eh! Ako ba natin? Di alam naman yan, driver. Sugi ang negosyo. Para daw. Para lang. Ay. Umul lang pagpapara. Okay, pwede na bumumaba. Salamat po. Balik po ulit kayo, ha? Mamaya po ulit. Biyahe ulit kayo bayan mamaya, ha? Tain nyo kami, ha? Sakay kayo sumakay, ha? Suki, ha? Okay. Magpapalitan tayo na signboard, ha? Punta tayo, signboard. Yes. Okay, area na tayo. Ilang pa yung bakante natin? Sang buwan yan, bilangin mo. Sa 2, 3. Apat na lang. Apat na lang. Ayun, oh. May naayos pa tanong ko dun po yun! Area eh! O yun! Sabi ko sa'yo eh! Kaya! Sabi ko sa'yo, tatawid eh! Laming gusto malaman sa'yo, pwede na ba tayo maging official jeepney driver? Ay, hindi pa! Bakit naman? Kailangan pang kota, hindi mo pa nakukumpleto. Ah, wala pa po. Ah, tama, may point. Kaya kailangan pa tayo kumuha ng more pasahero. Sa una, mahirap talaga kumita kasi kundi mo yung kilos ng mga pasahero, kailangan mong pag-aralan kung sasakay ba yan o hindi. Pati mismo yung mga likuran ng jeep, kung may nauuna sa'yo, kung anong biyahe. Dito ay binigyan ako ng teknik ni Kuya. Tama nga naman kapag may kasabay kang jeep, nakaparehas ng ruta mo, paunahin mo na. Para yung mga naglalakad pa lang na pasahero papunta sa kalsada, ay makukuha mo na. Ganun talaga ang jeepney driver. May tamang sistema. Kaya ako nakapakistudyante. Tanungin mo, pag tama, libre. Ito, tatanungin kita. O yun! Nagpa-challenge na sila amin. Sanay ka ba sa mat? Oo, sa mat. Lilibre kita na pamasahe. 1+1! Mali! Magellan! Ano? Ayusin mo! Umaasa yan! Ito, may kilala ko pang billionaire kang member. Magbigay ka na itong pangalan. Hindi simula sa letter, boss. Bastos. Hey! Hey! Sa libre! Sinilig! Oh, dahil dyan, libre na pamasahe mo. Oh boy, magpapagas muna tayo, ha? Babawas natin ito sa budget natin. Kaya pagas nga ako, full tank 20. Okay, mga buddy. Naihatid na natin ang ating mga pasahero kanina. So ngayon, oras natin is 11 a.m. Ngayon, kailangan na muna natin magtanghalian. Kuya, ma-re-refer ka bang kain? Wala, drive-thru sa Jollibee. Hindi tayo kakain ng fast food. Kakain tayo kung saan kumakain ng mga jeepney dyan. At syempre, pagkatapos namin kumain, ay bumiyahin na agad kami para hindi sayang yung oras na bakante namin. Bayan dito, mag-pogi-pogi dito, may pogi dito. Sakay, bayan! Kuya, bayan! Kuya, may pupuntahan ka ba? Tara, punta lang tayo sa bayan! Bibigyan kita ng package, ililibre ko na, pumunta ka lang ng bayan. Yun! Bayan! Bayan, punuan dito!
gusto mo, pati kabilang nga lang. Kuya, lipat na kayo dito, bayan! O bayan, bayan! Meron kami yung promo ngayon! Delivery ko ng 50% sa lahat ng sasakay! Okay, pwede na tayo! O tara, larga, larga, sakay! Tara na, larga na, gusto mo! Maganda to, ginagawa natin kasi iba't ibang trabaho ang may experience natin ngayon. Hindi lang pagiging jeepney driver, kaya marami kayong aabangan. Siguro naman mga buddy, nasaksiyan nyo kung gaano talaga kahirap ang maging isang jeepney driver. Well, ganoon naman talaga ang buhay sa realidad. Kailangan natin mumuhunan ng lakas ng loob at magsakripisyo ng hirap para sa pagtaguyod ng ating mga pamilya. Pero syempre, lagi lang tatandaan, maniwala ka lang kay Lord. Lumaban lang ng patas at ito ang tunay na buhay. Ayun na nga mga kaibigan, grabe, natapos na rin ang ating biyahe at oras po natin, alas 6:30 ng hapon. Kuya, maraming maraming salamat at pinaunlakan mo ang aking jeepney driver for a day. So, pinagabi niyo sa atin ng malupitan niyang jeepney. So, kuya, ngayon, magbe-breakdown tayo ng ating kinita sa buong araw na biyahe. Kasi kanina, boy, morning day natin, kinita tayo ng 300 yun. Tapos, nagpagas tayo ng 200 diesel. Tapos, kanina, 400. So, nagpagas tayo ng 400. So, magkano na? Abono pa. Hindi, magkano na yun? 900. 900. Plus, magkano yung mga coins natin at saka natira natin mga pera dito? Ito, 240. Alas na, 500 yan. 1,000. 1,100. 1,140. Plus, magkano yung coins natin kaya doon? So, tansya mo. 300 yan. 300. So, sabihin na natin, 1,400. Magkano yung kota natin? 1,500. Kulang tayo ng 40 pesos. Boss, may naano ko siya, may nakuha pa ako. Ito, yung bag ko na to. 1,400 po ang naging total ng ating boss, kinita. Plus 60 pesos. 1,460. Bakit naging 60? Kasi yung pagkain mo pa kanina. Ay, oo nga pala, hindi natin nasama yung meal natin. Oh, so, labas basta yun. Ako, wala akong alam dyan sa puhunan na yan. Puta, wala nga natin. Bakit ito? Wala. Lahat ng kinita natin, di ba, gaya na sabi ko kanina, papupunta yung may kuya. Yeah. Magagamit niya yung boundary na yan for tomorrow. Actually, kaya pa natin kumita ng mas malaki. Kaso, alas 6 lang yung time nung ano natin, ng biyahe natin. May 6 minutes ka pa, biyahe ka na. Well, anyway, kuya, ganun talaga ang buhay. Wala tayong magagawa dun kasi ang pera, pinapaikot lang natin bilang isang chuper. Tama ba ako? Minsan matumal, abono. Minsan malakas. Minsan malakas. Swerte. So, ganun talaga. Sabi ko dyan, boss, maduming kamay, malinis na pera. Yun. Ang hirap maging isang chuper. Buong araw ako nag-drive, sumakit talaga yung katawan ko. Unang-una, number one kalabang ko dito, init. Grabe. Pangalawa, sakit ng likod. Yun. Pangatlo, babad ng upo. Kaya medyo masakit yung katawan ko, pagod na pagod. Masasabi ko lang, kuya, ikaw ang superhero ko ngayong araw. Salamat. Bilang ano, kuya, syempre, hindi mo mawala ang reward ni kuya. Yan! Kasi superhero siya ng kanyang pamilya, taga-taguyod ng pamilya niya. Ayan, kuya, meron akong regalo sa'yo. Ito, kuya, galing sa bulsa ni Bostoni, walang sponsor. Walang sponsor to. Kuya, tanggapin mo lang isa, dalawa, tatlo, apat, limang ibo! Ano burger? Burger. Ayan, kuya, gusto ko lang sabihin mo sa lahat ng tao, subscribe. Subscribe!